Hello guys! For today's vlog, nagluto ako ng merienda at ang meriendang niluto ko for today ay ginataang gabi at sago. Pero dahil may nakita pa akong glutinous rice powder sa cabinet, dali-dali ko na rin siyang binilog-bilog at inisasahog ko na rin siya. Pwede rin naman, parang bilo-bilo na rin, diba? At syempre, ang una nating gagawin ay lulutuin muna natin ang ating sago dahil yung sago ang matagal maluto. Pinakuluan ko nga pala yung sago ng 30 minutes sa medium fire lang, or bahala na kayo kung malakas ang apoy, basta wag lang masusunog. Habang niluluto ko nga pala yung sago, nilagyan ko ng asukal. Ang ginamit ko nga po palang asukal ay rock sugar. At ayan na nga, luto na halos yung lahat ng sago, kaya inilagay ko na yung ating malagkit. Ayaw malaglag yung iba, kaya kinamay ko na lang. Ayan, inilagay ko na yung natitirang malagkit. Pakuluan uli natin ng ilang pang minuto. At pagkatapos naman yan, isusunod natin yung ating gabi. Halu-haluin natin para hindi dumikit sa kaserola. Ayan, lumutang na yung ating malagkit, ibig sabihin luto na. At ayan na nga, inilagay ko na yung ating taro or gabi. Madali rin lang naman maluto yung taro, mga ilang minuto lang, luto na yan. Pinahuli ko nga po pala yung gabi kasi ayokong maging malapot or malambot masyado yung gabi. At ayan na nga guys, nilagay ko na yung ating gata. Ang ginamit ko nga po pala dito ay purong gata. Hinalo ko muli para hindi dumikit at masunog. Nag-add nga po pala ako ng asukal kasi pagkalagay ko ng gata, pagtikim ko matabang, kaya dinagdagan ko uli ng asukal at hinalo-halo ko uli. At ayan na, almost ready na. Ayun, nakikita nyo may asukal pang buo kasi nga sabi ko nga sa inyo, dinagdagan ko, medyo matabang kasi. Gusto ko kasi medyo matamis. At ayan, nilipat ko na siya sa pinggan. Tara na guys, magmerienda na tayo. Thanks for watching guys. At kung nagustuhan mo, okay guys, kain na muna tayo. At huwag niyong kalimutan i-like and follow ang aking page. It's Aling Moran.